Titingnan namin kung ano yung laman ng mga butas na to. Yan yung mga inukay namin. Sabi daw nila, ghost crab daw yan. Susubukan namin hukayin kung meron nga ba talaga yung mga butas na yan. May mga nagsasabi na hindi daw kinakain yung ghost crab, pero kinain namin, masarap naman. Medyo pahirapan nga lang yung pagkuha niyan kasi kailangan mong hukayin sa pinakamalalim. Then minsan wala pang laman. Ang ginagawa ng iba, gabi nila pinupuntahan. Pero mahirap din huliin kasi mabilis tumakbo. Ito sa butas na to, parang wala yata. Kaya hanap tayo ng iba. Hanap muna kami ng ibang butas sa... Ayun, marami oh. Pero tinitingnan namin yung mga bagong hukay. Ganda yun, parang bagong hukay yun oh. Ayan, parang bagong hukay. Ayan. Wala din, then hanap ulit ng iba. Ito, try natin subukan dito. Medyo mahirap talaga, pero kung makakuha ka naman, satisfied naman yung paghukay. Yun nga, parang laro lang din eh. Try nyo guys, pag pumunta kayo ng mga dagat, meron yung mga butas. Subukan yung hukayin, may makukuha kayo dyan ghost crab. Ito yung mukha nyo. Yan yung mga ghost crab. Masarap yan. Pati yung paan yan, pwede mong sipsipin yan. Malambot. Malambot lang yan. Kuha ka natin. Wag, baka kagatin ako. Wag na lang. Uy, baka makalabas. Ito yung kadalasang ginagawa namin pag in case high tide na sa dagat. Pag pumunta kasi kami ng dagat, hinahabol namin yung low tide kasi nga maraming mga shells din, mga alimasag. Pero ngayon, dahil high tide, mataas yung tubig kaya hindi natin mauhuli yun. Kaya yung ginagawa namin, eto na lang, paghukay ng ghost crab. Yun nga, mas masarap pa to sa alimasag. Yung alimasag kasi parang wala ka rin makakain kasi maliliit lang din ang alimasag dito. Eto kasi malambot siya. Malambot yung shell niya sa likod. Then yung paa niya, pwede mo pang sipsipin kasi malaman. Papakita ko mamaya kung paano pagluluto. Then pag naluto na siya, papakita ko mamaya. Ayun, meron kaming nakita. May nakuha kami. Kita nyo ba yung hukay niya? Yung sipit. Ayun. Medyo mababaw lang yung hukay na yan. Ayan. Malaki siya. Lalaki. Ayun, uhugasan na natin. Ganyan lang kadali. Ay, hindi pala kadali. Ganyan kahirap kunin yung ghost crab na yan. Pero yun nga, sa kabila ng hirap, may ikon naman. Masarap siya. Yan na yung mga kuha namin. Dagdag na yung isa. Pang-ulam na tayo mamayang tanghali. Yan lang yung buhay namin sa probinsya. Pag low tide, nangunguha ng shell. Then pag high tide, ghost crab. Wala eh, no choice. Yung talaga pag nasa probinsya ka. Kuha kami ulit bago. Ayan. Tingnan natin kung paano siya tumakbo. Nang makita nyo kung paano habulin nyo. Ayan. Mabilis yan. Pag hindi mo talaga makatalon yan sa tubig, automatic mawawala na lang bigla. Ayun, uhugasan na. Ganyan lang kasimple yung buhay namin sa probinsya. Kailangan mong maging masipag. Kasi nga, kung hindi ka matyaga sa paghuhukay niyan, hindi mo kukuha yan.
Pwede na, may pang-ulam na kami. So ayun, meron na naman isa. Ako ang isa, ayan. Yun yung sipit niya, lumalabas na. Medyo marami-rami na tayong nakuha. Na mamaya, pwede na yun pang ulam. Hawakan mo siya sa likod kasi pag dun sa may sipit, tsak, sisipitin ka niya. Ayan, medyo malaki oh. Kaso, pag nandito sa taas, puro lalaki yan. Dun pag nasa gitna, yun yung mga babae. Mayroon din dun eh. Ayun, uugasan na siya. Another one. Hukoy! Nagawa mo! Ayan, medyo marami-rami na tayong kuha. Nag-aaway po. Ayan, isa na naman ulit. Ay, nahuli kami ulit. Luno nga lang siya, yung luno, yung malambot pa kasi nga nagpalit ng what. Ayan na siya pag naluto. Yung ginawa dyan, ano lang, parang nilaga. Yan yung itsura niya. Ang ginawa dyan, nilagyan lang ng tubig na konti, tapos asin, yun lang. Tapos pag natuyo, luto na, kulay pula. Ganyan. Ganyan na kadali pag niluluto. Pwede na yung ulamin, masarap na yan. Kakain na ngayong baby namin, o yun. Tapos parisan ng mainit na kanin, ensilada, saka buyukoy, yung ghost crab na yan, sabi kanina. Ah, yung ulam. Ayan na siya, hotdog yung ulam ng baby. Hindi ko lang pagkita ang tsura. Oh, hanggang dito lang yung video namin. Maraming salamat sa mga nanonood. Shoutout nga pala sa mga viewers namin dyan. Then, maraming salamat. God bless and ride safe always.